Ngayon mga alien, titimbangin natin si Atomic Aggressor. So ito yung hybrid na gravel bike mga alien. So titignan natin ngayon kung ano yung timbang nitong Atomic Aggressor na to. Ito yung gusto ko i-bike-check nyo na sa Quiapo pa. So sa wakas, mababike-check natin siya mga alien. Yo, what's up mga alien? So welcome back sa Alien Channel. Ngayong araw, sa wakas, mababike-check ko na rin yung gusto ko i-bike-check na MTB / gravel bike / hybrid. Hindi ko maintindihan mga alien dahil ito is sino naman may suspension port pero yung gulo niya is a gravel bike mga alien. So ito si Atomic Aggressor. So titignan natin ngayon kung ano yung specs niya, kung sulit ba yung specs niya doon sa presyong meron siya. Napakamot pa tayo. And mamaya mga alien, titimbangan natin kung ano yung timbang nito and ano nga ba yung specs nito mga alien. So comment down below kung ano yung hula niya sa timbang nito mga alien. Kita nyo, naka-suspension port siya pero yung gulong niya isa. Pang gravel, kung sumibigay na yung tripod ko. Yung mga yung tripod ko pero pang matagalan na yan mga alien. So yan, like, comment, subscribe mga alien kung gusto mo ma-update sa mga future uploads ko para lagi kang updated sa mga pinupunta ko, mga bike shots, mga bago labas na MTB, mga hybrid na tulad ito mga alien, hybrid na MTB na gravel bike na hybrid. So ano, pakinihintay natin, isaya tayo mga alien. Nandito nga pala tayo ngayon kay Green Mike Cafe. Ito yung tabi ni Vans Bicycle Shop. Ayan, Green Mike mga alien, Green Cafe, Green Mike. Ayan mga alien, kung nagugutom kayo and along buhay na tubig kayo mga alien, meron, pwede kayo magpaalo dito. Meron sila dito mga lempo, mga manok, mga alien. So masarap ang dito ko lagi nakain. So ayan, pakihilihan isa tayo mga alien, let's go! Okay mga alien, isa na tayo dito sa ating bike check. Sa matagal ko na gusto kong i-bike check, ito si Atomic Aggressor. So kitang-kita nyo naman, aggressive to mga alien. Nangangagat to. So tignan natin ngayon kung sulit yung specs niya mga alien. And maingay, pasaya na. May andi tayo ngayon sa lalim ng manga. Mamaya, pampupuluto natin niya mamaya. So sa taas sa kanyang frame mga alien, itong frame niya, kita-kita nyo naman, matte type siya dito sa taas and tubular siya, pabilog mga alien. And nandito yung kanyang aggressor, yung kanyang mismong model aggressor mga alien. Sa taas ito yung top tube niya isa 54 yung wish niya dito mga alien. And dito naman sa down tube niya nandito yung Atomic. Ito is parang printed siya, hindi siya yung sticker lang. Ayan. And tingnan niyo naman no, yung head tube niya is oversized. And tingnan niyo magkalayo. Ayan. And hindi siya tapered, is straight tube siya. Ito yung logo ng Atomic. And silver niya yung head seat ito. Dito naman tayo, makikita nyo dito, hindi siya ganun kakinis, merong bakas ng alaala ng kahapon, kitang-kita nyo naman yan. Ayan, hindi siya makinis. Dito naman sa kanyang seat tube, hindi rin siya makinis, yung pagkaka-finishing na dito. Ito nga pala, is pang matangkad to mga alien, ito is a 50. Ito is a 50, ito naman is 54 mga alien. So yung timbang nito mamaya, papakita ko sa inyo, kung ano nga ba yung timbang nito ni Atomic Aggressor. So ito, nasa kanyang seat tube is ito, nakalagay dito. 700G Aggressor Atomic. Pero wala siyang nakalagay na ano, pero sinukot ko to, 50 to mga alien. Pang matangkad to, siguro mga 5'7 pataas or 6'4, pwede to sa inyo mga alien. Ito naman, ito yung lagayan ng ulam, syempre hindi nawawala to sa mga bisikleta ngayon. Yung cabling nga pala nya is meron siya external cable routing sa kanyang down tube. Ito yung FD and RD, sa taas meron din. Ito yung disc brake caliper nya sa likod. Ayan. So wala siyang ICR, ECR siya mga alien. Ang kagandahan sa ECR, mas madali siyang ma-maintainan kung sakaling kalawangin to, o masira to, maputol, o magpapalit kayo ng kable, mas madali ng trabaho nyo mga alien. Kaya dahil naka-ECR naman siya, wala siya sa loob. And sa taas, meron din. Dito naman yung ginamit sa kanya na FD. Ayan, yung FD na ginamit sa kanya is a sensor reflex. Ito yung karaniwang nasa mga group, ito yung karaniwang mga nasa road bike ngayon lumalabas, mga sunrace, mga stout campion. And sobrang dami pa mga road bike na naka-sensor reflex ngayon. Ayan, sensor reflex yung FD, naka-clamp siya dito sa kanyang seat tube. And tignan natin kung bakal tong ano niya. Okay, bakal tong 50-30-40 na dito. Ito yung sa 50-30-40, bakal to. Pero napabalta naman yan mga ilin kung gusto nyong palitan. Napabalta yan, replaceable naman. Pero ito is Halotech na rin pala. May lago sa papunta sa mundo nila Eugene ng Gold Fighter mga ilin. Mundo ng mga halimaw, ayan. Kaso sarado pa. Baka bukas pa yung opening yan. Yung ginamit man sa son, nasa kanya isa owns pro wheel owns. Pero alin nito ang bakal sa kanya itong tubay niya dito 50-30-40 mga alien. And yung ginamit sa kanya na chain, tignan natin kung ano. Ayan, hindi ko masyadong mabasa dahil sobrang liit. Ayan, so kayo nang bahala magbasa niyan.
Malamang standard lang yan sa mga ganito. Ayan, dito naman sa ilalim. Dito naman yung kanyang RFD. Yung RFD na ginamit sa kanya is a Zensa Reflex din, mga alien. Alam nyo na, pag Zensa Reflex HP dyan, and tignan nyo yung kadena niya dito, nakapalubot. Ayan. Hindi lang siya masyado nakaayos. Yung ano niya dito, pulis, hindi naman ganun kaliit. Maliit lang siya. And dito naman, ito yung hangin ng RFD niya na napapalitan. So, kung gusto nyo palitan, pag naputol, pwedeng palitan yan. Ayan. Ito, bilangan natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naka-H-speed na rin to mga alien, pero kasi sprocket na to, hindi to threaded type. So magandang klase na to, ang ginamit sa kanya, ito yung 11. Yung pinakamalaki niya is a TFT2. Ito yung TFT2, ito yung 28, 24, 21, 18. And ayun, ito yung TFT ba to. Masyado na maliit mga alien, hindi ko na makabasa. Basta 11, TFT2T, H-speed mga alien. Kasi sprocket na rin yan, so magandang klase na rin yan. Hindi na siya naka-threaded type. And ito is hubs niya is alloy na rin mga alien. Kaso wala siyang brand, so alien yung ano niya, hubs niya dito, pero alloy na siya. And dito naman, okay, yung rims niya is alloy na rin. Ito is a 36 holes. And yung gulong na ginamit sa kanya is a CST. Ayan, CST tar CT. So magandang klase to, para sa mga CST, magandang klase yan. Gano nga ba kakapal yung mukha mo eh sa yung gulong? Ito 700 by 38C. So sobrang lapad yan mga alien. Parang kasing lapad yan ang mukha mo pag umutang ka. Ito yung 38C, yung ala yung clearance na dyan. O sige ko, kaya pa ito ng 40C. So max, siguro max clearance na dito 40C. Ito yung 38C. Ayan, so kayo nang bahalang magpalit niyan kung magpapalit kayo, pero feeling ko okay na to. Pwede itong idaan sa mga medyo malubak-lubak. Dahil gravel ano to? Gravel type tong road bike na binabike-check natin. Ayan. Ito yung TFT8C and meron sa dito ng lagayan ng ETS anti-tal 6 system. Open there mga alien. Ayan, nakita-kita niyo naman, pwedeng-pwede pa yan ng 40C. Maluwang pa mga alien. Mamaya sa harap, papakita ko sa inyo kaso naka-suspension pa siya. Mas malaki yung kay doon. Dito wala naman butas. Lagayan ng kabit sa likod, wala naman dito naman sa likod. Yung mount niya nandito, wala na dito. And 160mm rotors naka ano sa dito. Naka bolt type and quick release. Yung ginamit sa kanya na brake dito, brake caliper is a wind zip. So kung alam mo yung wind zip, mag-asawa ka na. Diyos mio, Marima. Matagal na yung wind zip mga alien, nandito na yung mount niya. And nandito dumaan yung kanyang kable para sa RFD. Sa kanyang disc brake caliper, nasa kanyang top tube. Kitang-kita na naman. Dito naman tayo sa kanyang seat post. Tingnan natin yung seat post kung gaano kalaki. Kung gaano kanipis, malamang 27.2 lang to. Walang nakalagay pero 27.2 lang to. Ayan, 27.2 nga, ayan. 27.2 yung kanyang seat post and 300mm lang to. Medyo maliit lang yan. Feeling ko mga hanggang dyan lang yan. Ayan. Ayan. Kitang-kita mo naman 27.2. Medyo maliit lang siya. Yan yung pinakamaliit o pinakamanipis na seat post. Ngayon, 27.2. Mag-ili. Yung pinakamalaki yata 31.6. Hindi ko nagkakamali. 31.8. Dito naman tayo sa kanyang pedals. Pedals na standard pedals. Ball bearing pa to. Hard plastic yung ginamit na may alloy na kasama to. Dito naman, ito nga pala yung seat post na hindi lalalostered to. Wala yata tatak yung seat post niya. Walang tatak pero 27.2 lang siya. Manipis siya. Usual yan sa mga ganitong frame. 27.2 na talaga ito yung mga ganito minsan. Pero depende sa frame. Ito naman, bakal to. Itong part na to is bakal. Yung upuan na ginamit sa kanya is walang tatak. Ayan, alien yung upuan na ginamit sa kanya. Wala siyang tatak pero malambot siya oh. Ayan, malambot siya alien. Wala nga ng tatak. Sa harap naman tayo mga alien. Ito na yung hinihintay nyo. Sa harap, tignan natin kung alloy o bakal. Hulaan nyo, alloy o bakal. Okay, tignan natin. Okay, bakal. Bakal to dahil may coil to, mga alien. Ito naman, isa dito, isa alloy. Yung karoon niya dito is alloy. Ito is alloy. Ang bakal sa kanya, itong ano niya dito, malamang 30 yung sukat nito. And, ito, ABS. Yan yung ABS, ZBN, ABS flat. Ito yung maraming levels. Bago nyo malak mga alien. Ayan. Ito yung magandang klase na ano eh. Maraming levels. Parang ito na rin yung preload niya. Pero although may preload siya dito, sa kabila. Yung adjusta ng bouncy. Pero ito na rin yung lockout niya eh. Ayan.
So madami siyang level bago mo siya malak. Yan yung magandang klase ng mga fork ma-alien. Pero ito is a coil type. Kaya dimidikit ito ang mga aliens, may coil to sa loob. Pero ayan, ito is alloy. Yung mismong body niya is alloy to, pero may coil to. O malamang sa malamang ito rin yung bakal. Ayan, pero alloy yung kanyang fork mga alien. Ito bakal to, ito part na to. Dito naman. Okay, yung hub sa unahan is alloy tulad din sa likod. Yung gulong sa unahan, syempre parehas lang ito, CST tires. 700x38C, so pang gravel mga alien, ito yung clearance niya. Yung clearance sa unahan, syempre mas malawak to. Eh, mas malawak yan, kaya pa yan ng mga 45Z or 50. Pero sa likod, zigting ko kaya ng mga 40 to 42. Pero ito isa mas maluwang dahil nakaano naman to, yung hybrid type yung unahan niya. Sa likod, sa gravel. Ayan. And dito naman, 160mm rotors din to. And yung drop button dito, it's a quick release na rin. So nagpapana ako ng bike. And meron dito ng ano, ayan, rebound. Rebound ba to? O nga. Ito naman, isa 160mm rotors. And nagpapana ako ng bike. Yung head tube niya is a straight tube. Kitang-kita nyo, mahaba. And atomic na rin to, mga alien. Ayan yung clearance sa unahan. Tingin nyo na lang, mga alien. So malawak yung clearance sa unahan. Dito naman tayo. Ito, ano niya, is a stem niya is 50mm. Pero alloy na rin to, mga alien. Dito naman. Okay, yung drop bar niya is alloy na rin. Hashtag sa kanya is alloy, oh. Maganda klase. Ayan. And silvering na rin yung headset ito, mga alien. Dito naman yung clamping niya, 31.8. And the alloy, yung ginamit sa kanya na shifter and brake. Ito is a sensor reflex. Ayan. Yung tinatawag na lang STI ng sensor reflex. Sensor total integration. Ayan. Ayan yung brake niya. Ito yung shifter niya sa kabila. Ganun din. So kung naka-sensor reflex kayo, comment down below kung magandang klase ito. Kung gamit nyo na itong atomic aggressor, isa comment down below kung ito yung mismong gamit nyo na bike ngayon. Bigyan nyo kami ng feedback. Maganda ba ang pangdaan to sa mga bundok? Kasi naka-ano to, naka-38C. 700x38C. And at the same time, meron siyang ano sa unahan, no? Parang feeling ko talaga gravel na ano to, hybrid eh. Hybrid gravel, yung tawag dito. Kasi yung gravel lang kapag naka-ano to, kapag naka-rigid fork, pero since naka-ano na to, since na naka-suspension fork, is a hybrid. Hybrid gravel, so alien. Ayan. Para siyang Amerikano na Pilipino. Ayan mga alien. So ngayon, titimbangan natin siya. Titignan natin ngayon kung ano yung timbang nito ni Atomic Aggressor. So nahulaan nyo na ba yung timbang niya mga alien? So kung hindi pa, comment down below. Mahulaan nyo lang kung ano yung timbang niya mga alien. Ngayon mga alien, titimbangan natin si Atomic Aggressor. So ito yung hybrid na gravel bike mga alien. So titignan natin ngayon kung ano yung timbang nitong Atomic Aggressor na to. Ito yung gusto ko i-bike-check nyo na sa Quiapo pa. So sa wakas, mag-bike-check natin siya mga alien. So in 3, 2, 1, yun o, kita-kita, ilakangan. Ingatan yung timbang niya. Nanginginig-ginig pa. Okay. Ulo muna, di ka na nag-ano ha? 11.57 kilogram si Atomic Aggressor. So, comment down below. Kung ano ba sa inyo yung 11.57 kilo ni Atomic Aggressor. Okay mga alien, yan yung timbang ni Atomic Aggressor. Almost 12 kilos mga alien. So comment down below kung para sa inyo is magaan na yun. Sa gantong bisikleta, pili ko naman magaan na yun dahil naka-suspension fork. Siguro mas gagaan pa yun kapag ginawa nila itong rigid fork. Since naka-suspension fork to, may bakal nga lang to. Yun yung nagpabigat, siguro papalo ito ng mga 11 na lang kung papalitan to. Pero since maganda yung setup nito, pwede itong pang lubak, pwede itong pang bundok. Dahil makapal naman yung mukha mo, ito yung gulong 700x38C, sabi ko nga ang max nito is nasa 40C. So nasa inyo kung papalitan nyo pa yan, pero magandang klase na rin to. Ano to, palag na to sa mga bundukan eh, yung mga gantong setup. So ito nga pala, isa magkano nga ba to? Si Atomic Aggressor dito kay Vans Bicycle Shop. Ang presyo nito is 18,500 pesos dito kay Vans Bicycle Shop. So ito is naka Halotech na rin to, naka 2x 8-speed 1132T 50 34. Yung unahan niya, yung 2x niya. Halos lahat sa kanya is alloy. Ang bakal na talaga sa kanya itong fork na to, dahil meron itong coil. Ayan, maganda na yung setup nito. Pang matagalan lang rin to mga alien. So kung naghanap kayo ng bisikletang pang matagalan na, and matagal na walang palitan, ito na.
Pwede tong pang gravel or pang pwede tong pang bundok, pwede tong pang lubak. Nasa inyo mga iling kung saan kayo nakatira. Kung gusto yung mamundok, pwede to. Huwag nyo lang talaga yung sobrang mabato na. Yung bato na may konting bundok. So yan mga iling, si Atomic Aggressor. So comment down below. Kung contento na kayo sa 11.30 or 11, almost 12K na timbang niya. Alright mga alien, yan yung bike check natin dito kay Atomic Aggressor. So, contento na ba kayo sa presyo niya na 18,500 pesos? And yung timbang niya is almost 12K mga alien. Sabi ko, kung gusto niyo pang pagaanin, pantayin na lang to ng rigid port. Palag-palag na to mga alien, pero ito is magandang setup na rin to para sa mga gustong mabundok. Or pwede niya rin siguro itong ipang trail, pero wag yung technical trail masyado. No? Huwag niyong dadalhin to sa mga technical trail dahil baka masira yung hindi lang yung bike nyo, baka kayo unang masira. So yan mga alien, 18,500 and almost 12 kilos, contento na ba kayo doon mga alien? Comment down below. So kung di ko pa nakasubscribe mga alien, subscribe mo yan para lagi nga update sa mga pinupunta ko mga bike shop at mga bago lumalabas na MTB at mga road bike at mga hybrid na slash gravel bike tulad ito mga alien. So yan, maraming salamat, I love you all, Zobit, Zaini nga. Woo!